Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ay ipapakita ko sa inyo ang 10 things you should do everyday dito sa Ragnarok Origin. Okay, so malalim na tayo sa game. Knowledgeable na tayo sa jobs and build natin. Kabisado na rin natin yung mga i-upgrade at ipaprioritize para lumakas yung character. So ngayon, ang kailangan na lang natin pagpukusan is yung pag-grind natin daily. Kaya ngayong araw, ay babahagi ko sa inyo ang 10 bagay na dapat nating ginagawa araw-araw para hindi tayo naliligaw ng landas. Labas na dito yung dailies at city ah. Common sense na yun eh. So wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa number 1, fishing and foraging. Okay, so para saan ba yung fishing and foraging? Yun ay para makakuha ka ng ingredients pang craft ng food and medicine. So, alam nating lahat na sobrang laking impact ng mga buffs na to since nabuboost niya na malaki ang stats and DPS natin at sobrang daming activities ang paggagamitan natin na ito. DR, guild events, CT, etc. So, kung bibilhin mo siya sa stall, for example, isang basilak lamb at isang int potion, ay gagastos ka ng mahigit kumulang 1.2M Eden Coins. Kaya para makatipid ka, eh magcraft ka na lang. So, everyday, meron lang tayong tag 20 minutes worth of fishing and foraging. Kaya mahalagang gawin natin to araw-araw para hindi tayo maubusan ng ingredients. Kailangan mo lang bumili ng tag 2 auto-fishing and auto-gather sa consumables sa halagang 20 diamonds. Sobrang mura. Number 2, DR. Okay, so para na akong sirang plaka. Pero kung gusto talaga natin ma-maximize yung resources na pwede natin makuha araw-araw, eh kailangan natin mag-TR. By the way, gumawa nga pala ako ng TR tips and tricks na pwedeng makatulong sa pag-TR mo. At mas kailangan natin mag-TR ngayon dahil nga nilabas na nila ang card decks. So this begs the question, ano nga ba ang dapat natin gawin sa fragments? Ibenta at gawing diamonds? Or ipunin pambili ng MVP illusion cards para i-deposit? Ang sagot ay, depende. Kung may iba kang source ng diamonds at nabibili mo naman yung mga dapat mong bilhin sa weekly diamond shop, eh pwede mong ipunin yung fragments. Pero kung naghihirap ka sa diamonds at madami ka pang kailangan i-upgrade gaya ng feathers, statues, etc., eh ibenta mo na lang muna yung fragments para ipang progress. Hindi naman yung paunahan mag-deposit eh, dahil eventually, makukompleto rin natin yung lahat. Number 3, Juperos. Okay, so hindi to actually dailies, weeklies to. Pero yung tinutukoy ko dito is yung assists for Juperos. So pwede ka mag-assist 4 times a week. So kailan ba tayo dapat mag-assist? I highly suggest sa Monday and Tuesday. Dahil dun may pinakamaraming nagra-run ng fresh na Juperos. Eh bakit ba kailangan natin tong ubusin yung 4 na assist? Yun ay dahil sa sigil fragments. Kung high spender ka, sige, ipunin mo yung fragments para mauna ka makapagpatir ng yellow sigils. Pero kung low spender or F2P ka, eh I highly suggest na ibenta mo yan lahat. Buo man o basag, ibenta mo na lang at gawing diamonds. Dahil tayong mga mahihirap, eh magandang mag-focus na lang sa blue or purple sigils. Dahil sobrang hirap na i-tear up ng dilaw para sa atin. And speaking of weeklies, huwag natin kakalimutang i-redeem yung sa Helheim every Monday. May freebies ka makukuha dyan. Number 4, Snap Cards. Okay, so nung nakaraang update, eh nilabas na nila yung deck deposit. And ito yung pinakabagong pagkukuna natin ng sure progress. And kung titignan nyo sa trade, eh nagkakaubusan na ng supply ng cards. So ang goal natin is pumili ng 3 set ng cards, then i-max tier natin sila para mas mataas yung stats na bigay. So obviously, para ma-max natin yung mga cards na yan, eh kailangan natin ng duplicates. Kaya wala tayong choice, kundi maipagsapalaran sa snapping para bumili ng cards. So every 1:05 PM, 5:05 PM and 9:05 PM nagre-reset ang trade. Kaya dapat nakaabang na tayo sa trade bago pa pumatak yung mga oras na yon. And kung sa deck deposit nyo eh hindi pa naka-unlock yung blue, yung purple, etc., eh mag-deposit lang kayo ng ganong kulay na cards sa card album. Then kahit i-withdraw nyo na yung cards, eh naka-unlock na yan sa deck. Number 5, Event Quests. Okay, so ang nakikita kong pattern sa updates ng Ragnarok Origin is palagi silang naglalabas ng events na may daily quests. And usually, nakakaligtaan natin to eh, kahit ako. Huwag natin kalimutan na gawin yan araw-araw dahil sayang din yung rewards. Gaya ngayon, sa Wet and Wild, hindi naman kalakihan yung rewards actually, pero kung susumahin natin, mga around 100 diamonds and 650k Eden Coins din yung pwede mong makuha. So di na masama.
And by the way, kung hindi nyo alam kung paano ma-triple S yung Wet and Wild, eh madali lang yan. I-prioritize nyo lang palagi yung Marionette at mga MVPs para mabilis silang mag-spawn ulit. Kaso, RNG kasi yung drop ng coins eh, kaya kailangan mo talaga siyang i-grind ng paulit-ulit. Pero ako, di ko nagagawin yan. 500 diamonds ang pota. Pwe! Number 6, Union Coins. Okay, so para to sa mga sobrang sipag na players, yung pag-iipon ng Union Coins. So, dalawa lang yan na ikita kong method na pwede natin gawin araw-araw. Una, is kung tinatamad kang gumalaw at gusto mo auto-auto lang, eh pwede kang mag-farm ng Union Coins sa Anthem Trial. Mag-cross-server queue ka lang, ng paulit-ulit, tapos yun na. Pero kung gusto mong mabilis ang Union Coins, eh mag-assist ka ng NT. Mga 2 runs lang siguro yan, max ka na agad. So kung walang event, pwede ka makakuha ng 500 coins a day and 25 naman a week. Eh ano bang worth it bilhin dito? Ang masasuggest ko is yung cards, yung blue and purple star coins, at kung meron kang extra, eh bilhin mo na rin tong sealed magic wand pang craft ng mount. Solid din kasi yung stats na bigay kada mag-a-unlock ka ng mount. Number 7, Guild Dailies. Okay, so karamihan sa atin eh namimiss gawin to araw-araw. At yun ay ang dailies. Ano-ano ba yon? Yung pagtiteach or pagpapateach para sa ekstrang XP. So alam nyo na rin naman yan, diba? Pag 2 levels ang agwat nyo sa isa't isa, eh pwede ka magpateach or magteach depende kung sino ang mas mataas ang level sa inyo. Yung commemorative gemstone for extra guild contribution. Yung paghimas ng charisma baby nyo na nagbibigay ng libreng items. And yung Imperium buffs na pwede mong i-activate every other day since 2 days ang duration niyan. So yung guild dailies na mga to, eh hindi naman kalakihan ang bigay. Pero syempre, minamaximize kasi natin yung pwede nating mag-gain araw-araw. And since sobrang dali niya lang naman gawin, eh tapusin na rin natin. Number 8, Hoarder's Dreamland. Okay, so wag nating kakalimutan yung Hoarder's Dreamland tickets natin. Dahil nagka-cap lang yan hanggang 10. And if hindi mo siya magamit, eh matatapon na. So sayang. Pwede mo naman siyang i-combine, pero hanggang 5 lang kasi yung pwede mong i-combine. Kaya para ma-maximize mo siya, eh i-run natin to palagi. So ano ba ang mapapakinabangan natin dito? Kung na-max level mo na yung gears ng main pets mo, eh mag-Hoarder's Dreamland ka pa din for 2 reasons. Una, para maghanap ng mas better na gear. Dahil nga RNG ang stats ng pet equips, eh hindi malabong makakuha ka ng mas maganda. Pangalawa, eh para lagyan mo rin ng equips yung mga pets na ginagamit mo for grinding, time-space anomaly, etc. Para hindi ka napalipat-lipat ng pet equips. Dahil at this point, yung ginagrind na natin is yung convenience. Number 9, Reputation Box. Okay, so Reputation Box. Kung hindi ka bumibili ng Kafra VIP Pass gaya ko, eh it is a must na bumili tayo ng 10 Reputation Box sa trade for 10,000 Zenny at 10 small Reputation Box sa Diamond Shop for 50 Diamonds, araw-araw. Dahil isa to sa pinakamalaking advantage ng spenders sa mga F2P, yung level ng medals. Kaya kalimutan na natin lahat, wag lang yung daily Reputation Boxes. And additional lang, huwag nyo rin kakalimutan tignan at i-reset yung Mysterious Shop. Dahil may mga worth it dyan. Specifically, yung mga pang-ups ng medals, gacha, and card tickets, and yung rare card binder kung marami ka naman diamonds. And last but not the least, number 10, Progress. Okay, so always set a goal every day. Doesn't matter how big or how small ang ma-achieve mo, progress is still progress. For example, ngayong araw naka-tier up ka ng isang feather, okay na yun. Kung lumevel up ka, edi grade. If nakompleto mo yung accessory mo, sana all. Never ako naging fan ng pag-hoard ng resources. Dahil yung progress, kailangan mo yan ngayon. Dahil di mo alam kung kailan ka tatamarin maglaro or magkikwit. Gaya nga sa real life, treat each day as if it's your last. Kung may gusto kang gawin in-game, gawin mo. Gusto mong papormahin yung character mo, edi go. Gusto mo umamin sa FS ng party niya na sobrang bait ng turing sa'yo at nararamdaman mong unti-unti na nahuhulog ang loob mo sa kanya? Eh di umamin ka. Pero huwag mo masyadong ipupush yung sarili mo na araw-araw mataas ang goal mong i-progress. Dahil sa gantong stage ng laro, ang tunay mong kalaban ay yung burnout. So yun, sobrang daming dailies kung titignan mo. Pero what I suggest, eh i-base mo lang sa oras at lifestyle mo kung anong gagawin mo sa mga yon. Dahil once nabubunggo na ng Ragnarok ang oras mo sa work, sa family, or sa pagtulog, eh hindi na yan healthy. Dahil at the end of the day, Ragnarok is just a game. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you liked the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload!
and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.